ng Kalamba. Ako po si RJ. Friday na naman. It's holiday. Tambay na ulit sa programang hatid nga po. Ay samot-saring kwento at balitang nagpapamalas ng husay, puso at talino ng mga isko at iska ng UP Los Baños. Ito ang Galing UPLB sa Ratio DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Ayan, mga classmates at batchmates, kamusta na po kayo? No, makulimlim na hapon sa ating lahat. At siguro bago natin pagpatuloy ang ating programa, ay atin pong ginugrita po ngayong araw na ito. No po, kaya po holiday ang Idil Adha, no, the Feast of Sacrifice ng ating mga kapatid na Muslim. Ayan. So today ay napakaganda na ating mga pag-uusapan, kaya I hope yung ating mga classmate at batchmate dito sa UPLB ay tumutok sa ating programa na katulad ngayon po, meron na po agad gustong bumate, no? Si Alisa Bartolome, sabi niya, I love UPLB. Kaya tutok pa rin po sa ating pong programa na mapapanood ng live sa fb.com/radio-dzlb. Ayan, ako po ngayon ay live mula sa lungsod ng Kalamba, no? Dahil wala po tayong internet connection ngayon sa ating tahanan. Pero tuloy ang broadcast, tuloy po ating pagtambay sa Galing UPLB. Balikan lang po natin, no, last week ating pong tinalakay sa ating pong episode ang search for the new UPLB Chancellor kasama si Dr. Mon Razal. So patuloy tayo maging updated sa mga pangyayari sa ating pong pamantas. And of course, kasama rin natin si Shantz, no po, ang last valedictorian ng UPLB graduating class of 2020 last Galing UPLB. Ngayong araw na to ay napakaganda ng ating mga pag-uusapan, especially po yung sa usapang UPLB, yung mga graduating students, mga graduate students. We'll talk about a UPLB graduate school with their dean, no, kay si Dean Dong Camacho. And of course, ang isang proyekto na talagang tatak UP na makatulong sa mga scholar ng bayan, ang Kagapay UP. So bago natin yan pag-usapan, bago natin yan talakayin pa sa ating programa, no, open ang ating comment section if you have questions with our guest, feel free na mag-iwan po ng inyong mga mensahe. Pero bago natin pagpatuloy nga ang ating kamustahan, ay alamin muna natin ang mga kaganapan sa ating pamantasan na hatid ng ating mga kasamahan mula sa UPLB Office of Public Relations. Ito na nga po at aarangkada na ang UPLB Balita. Magandang araw! Narito ang ilang balita mula sa UPLB. Chancellor Sanchez iniulat ang estado ng UPLB sa panahon ng kanyang panunungkulan. UPLB magsasagawa ng virtual graduation ngayong Agosto. Gandingan Awards idinaos online. Binalikan ni Chancellor Fernando C. Sanchez Jr. ang mga nakamit ng UPLB sa nakalipas na 3 taon ng kanyang pamumuno. Ang ulat na ito ay bahagi ng paghahanap sa susunod na chancellor. Tinalakay niya ang mga proyekto at gawaing ipinatupad ng kanyang pamunuan upang maging isang globally competitive graduate and research university ang pamantasan. Saklaw ng layuning ito ang pagpapanatili sa kahusayan ng edukasyong tatak UPLB, ang pagsulong sa pananaliksik at teknolohiya bilang sangkap sa pag-unlad ng bansa, at ang paglalatag ng kapaligirang magbibigay inspirasyon sa mga taga-UPLB upang lumikha at gumawa.
Inilahad din ni Chancellor Sanchez ang mga gawain sa pamantasan upang labanan ang COVID-19. Natunghaya noong July 29 ang nasabing ulat sa live streaming ng Zoom at Facebook. Isasagawa ang online graduation ng UPLB Class of 2020 sa August 15 habang patuloy ang pag-iral ng pandemya ng COVID-19. Sa seremonyang ito, 1,630 mag-aaral ang hihiranging nagsipagtapos sa mga programang sertipiko, di-graduado at graduado. 72 sa kanila ay magtatapos bilang cum laude at 9 naman bilang magna cum laude. Nauna nang nagsagawa ng virtual graduation ang UP Diliman at UP Baguio. Manatiling nakaantabay sa official Facebook page ng UPLB para sa mga detalye. Hindi nagpatinag sa pandemya ang UP Community Broadcaster Society sa pagtatanghal ng taunang gandingan UPLB Iskot Iska Multimedia Awards. Pinalabas noong July 25 ang 14th na edisyon ng gandingan sa live streaming ng Facebook. Kinilala dito ang mga programa, personalidad at iba pang material sa TV, radyo at internet na nagsulong ng kaunlaran at katarungan. Hinakot ng GMA Network ang 24 na pinaglaban ng 42 tropeyo. Ang AM radio station ng UP Diliman na DZUP ang kinilalang gandingan ng katarungan. Itinanghal naman ng DOS-TV Science for the People bilang gandingan ng kaunlaran. Nagpasalamat ang mga nagwagi sa pamamagitan ng recorded video. Mga mag-aaral, guro at kawani ng UPLB ang pumili sa mga nagsipagwagi. At yan po ang mga nakalap naming balita mula dito sa UPLB. At atin nga pong napakinggan at napanood ang UPLB balita na handog sa atin at ating mga kasamahan mula sa Office of Public Relations. Maraming salamat kay Jessa na ating news reporter na yung episode na ito. So balikan lang natin yung mga binalita sa atin ng OPR. No? Una na po siguro dito yung Gandingan Awards ay dinaos nga po noong nakaraang linggo kung saan ay hindi nga nagpatinag ang atin pong Gandingan UPLB Iskot Iska Multimedia Awards. So patuloy silang nag-conduct nga po ng kanilang virtual awarding ceremony. No po? At congratulations sa mga kasamahan natin sa broadcast, sa media, na nagpamalas din po ng husay at galing. No? Isa na rito yung DZUP, no? Yung kapatid ng DZLB na kinilalang gandingan ng katarungan. At yan po ay aabangan naman natin next year yung tema, no? Kung ito po ay tungkol sa katarungan ngayong taon, sa susunod na taon naman po ay usapin naman po ng kalusugan. Isa pa pong binalita ng ating mga kasamahan sa OPR ay yung pagbibigay ng ulat ng ating kasalukuyang Chancellor ng UPLB, si Chancellor Fernando Sanchez Jr. na nagpakita ng kanyang mga accomplishment ng kanyang administration po. Tulad ng ating pong naging episode last Friday, kung saan guest natin si Doc Mon Razal, ang tinalagang chairman o chairperson ng Committee on the Search for the Next UPLB Chancellor. So, dire-diretso na po ngayon. May mga activities na po ang ating committee sa pagpili ng susunod na chancellor. At syempre, inaabangan ng mga estudyante na magtatapos ngayong taon na ito ay meron pong virtual graduation ang UPLB. Natapos na po ang Baguio at Diliman. Ngayon naman po ang UPLB ang magsasagawa ng kanilang virtual graduation sa August 15. So, mamaya sa ating po usapang UPLB, baka meron pong maikukwento ang atin pong panauhin. So, bago na tayo tumuloy sa panibagong segment ng ating programa, ay manood muna tayo ng ilang paalala ng ating pong programa. Magbabalik ang galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Galing UPLB, galing UPLB, galing UPLB.
araw po ulit. Ako nga pala si Patrick G. Pabulayan from College of Human Kinetics. Magsa-second year na sa susunod na semester. At nagbabalik po ang Galing UPLB sa Radyo DZLBAM, ang tinig ng kaunlaran sa ating mga kabatchmates at mga classmates dito sa UPLB. No? Kung bago lang kayong nanonood sa ating programa, every Fridays po tayo, 5 p.m. live na live po ang ating programa sa fb.com/radiodzlb. No? I-follow niyo po kami sa aming official FB page, no? Radyo DZLB 1116, ang tinig ng kaunlaran. At tayo rin po yung napapanood ng live sa ating pong official application naman po ng University of the Philippines, Los Baños. At tulad po ng ating nabanggit kanina, meron po tayong panauhin sa isa nating segment kung saan I think marami ang katanungan dahil graduation season and tayo na sa gitna ng pandemic, lalo na yung mga gustong mag-take ng graduate studies sa UP Los Baños, no? Mag-master's, mag-PhD. Paano na kaya ang proseso? Ano kaya ang ginagawa ko bang ng UPLB Graduate School? Kaya dito na tayo, papasok na sa bago nating isang segment na Usapang UPLB. So ito na nga po at hindi ko na patatagalin pa. Kasama po natin sa ating segment na Usapang UPLB ang dekano ng UPLB Graduate School at profesor mula po sa College of Economics and Management. Let's welcome Dr. Jose V. Camacho or si Dean Dong Camacho. Welcome po sa ating programa, Dean. Ayan, magandang hapon RJ at magandang hapon sa lahat ng tagapakinig ng DZLB Radio. Ayan, syempre nanonood din sa atin yung mga kasamahan natin mula sa Graduate School, no, Dean. Siguro umpisa natin yung ating kamustahan at talakayan. Of course, almost 3 to 4 to 5 months ang ating lockdown dahil nga sa COVID-19 pandemic. Pwede bang i-share nyo din ang ating mga, siguro yung mga challenges, ayan, yung mga hamong kinarap ng UPLB Graduate School, syempre sa gitna ng pandemya, meaning yung ating pong GS as an office at yung ating mga graduate students, no, mapa Pinoy man yan o yung mga international students natin. Well, unang-una, malaki ang challenge, ang impact ng pandemya sa offering ng graduate school programs dito sa UPLB. Of course, nung March 17 start ng ECQ, ay naging hamon ang offering ng ating graduate programs. Nagkaroon ng lockdown, so hindi pwedeng punta sa opisina. Malaking hamon to sa mga estudyante, lalong-lalo na doon sa mga nagkakandak ng research. So, kung graduating ka, hindi ka pwedeng makakandak ng research sa laboratories, hindi ka pwedeng mag-continue ng mga klase. So, malaking hamon to para mag-fulfill ng mga requirements. Sa opisina, syempre, dahil tayo ay sumusunod sa mga patakaran ng IATF, hindi tayo pwedeng punta sa opisina. So tayo nag-device ng mga ways para ang mga proseso, ang ating mga sistema ay maging online, that we will be responsive to the needs and the requirements of our graduate students, their clients, and we continue by responding through their queries, inquiries, yung pag-submit ng kanilang mga requirements for graduation through online or through email or digital. Malaki ang hamon nito, lalo-lalo dun sa mga na-trap or mga na hindi naka-uwi bago na-impose yung lockdown. Kasi, syempre, nasa kanilang mga dorms, nasa kanilang mga apartments, imbis na sila ay naka-uwi na at makapiling ng kanilang pamilya. At alam mo naman kung anong naging sitwasyon, they have to cope with the food, the water and other basic needs. And especially, nasa pandemya tayo, eh, paano na kaya yung mga requirements natin sa graduate school? And thankfully, our UP system administration was very, very encouraging
We came up with the academic policies during the times of pandemic. Grading system was revised. Nakita natin yan. May mga past grading system at mga numerical grading system na inadapt at naging more compassionate, more understanding sa ating mga gitna ng pandemya. So overall, we are RJ. Ano lang natin siguro, ano po yung ibig sabihin yung more compassionate? Ayan. Ano po ba yung ibig sabihin nun? I mean, in terms of handling the concerns po na ating mga graduate students, mas malaki yung leeway natin na unawain yung sitwasyon nila dahil nga sa pandemic. Tama po ba yon? In terms of submission and requirements, pag-attention na kailangan. Yes, Dean? Yes. Mas naging, you know, more lenient, nandiyan ang leniency and understanding, the flexibility in you know, with the submission of the requirements at the graduate school. Leniency because you know, maraming hindi makakamap ng kanilang mga requirements, so deadlines were extended, you know, and lalong-lalo na doon sa mga walang means to submit their requirements through online means. So, kailangan nating antayin ang kanilang pagsasubmit through physical or face-to-face approach. But at the same time, pag sila pumunta sa graduate school, we observe the physical distancing, the various health and medical protocols. Nandiyan yung pagkuha ng temperature, the physical distancing. Binago natin yung ating opisina, yung layout ng ating opisina, such that lahat ng mga nagsasubmit ng requirements to face-to-face will have to observe the physical distancing and other health protocols. Oh, but gayon pa man, ang ating pagsubmit, we are encouraging our students, yes, okay lang din. Sige, tuloy po yes, natin. RJ. Okay lang po, Dean. Sige po, diretso po natin. Yes, but we encourage our students, we posted in our website, in our Facebook page, in the social media of the graduate school, kung paano nila isasubmit through digital or online means. In-inform natin ang ating mga graduate school students, ang ating mga clients, stakeholders, paano mapuproseso ang kanilang mga papers, documents by submitting this through online means. Na-post natin ito. Malaking bagay yung pag-inform ng mga proseso through online means ang ating mga graduate students. Kasi challenging na nga yung iniisip mo paano mag-cope. Tapos, heto pa ngayon, may pandemya. Paano maka-adjust sa mga requirements. So, kailangan ito nito sa ating mga estudyante. Oo. Sir Dong, ako kasi ay first-hand naka-experience ng napaka-maayos na proseso na ginagawa ng graduate school kasi graduating ako ngayong semester na to eh. So, nakapag-submit ako ng requirements, okay, no? O sa ating mga online. Kaya gusto kong i-shoutout, syempre, sila Tita Georgian, sila Tita Cha, Tita Pinky. Tita Pinky yung aking certificate of completion. Sorry at iba pong staff ko ng graduate ko, si Ma'am Amy. Nakita ko po yung proseso ng sinabanggit din Dong na hindi ka na pwede actually pumasok dun sa traditional na door ng graduate school. Meron ng prosesong daraanan, kukuha na ka ng temperature and all. Para ma-secure yung safety ng ating mga estudyante. Din, meron kasi tayo mga binalita ng mga nakaraan about dun sa itinatayo nga pong GS dorm, no? Saka yung nakita kong tinatayo sa likod po ng graduate school ngayon, yung International Student and Cultural Center. Any update, sir? Tuloy pa po ba yung construction even though in the midst of pandemic? Yes, of course, during the lockdown, during the ECQ, nagkaroon ng suspension ng mga construction activities. But when the MECQ, the GCQ was implemented, mas maluwang na ang ating mga patakaran. So, yes, our
consultants are continuing their work. At hopefully, sana ma-turn over na yung ating International Student Center. Mm-hmm. Next month. We hope for the best next month. Otherwise, by October. But yung GS dorm, yung second floor, sa ongoing night construction. But I'm happy with the status, with the updates on the construction activities. In other words, nagpapatuloy yung mga construction works natin so that kapag ito ay naipatayo, this will continue to service our graduate students. Dindong, so syempre, may mga narinig ako na mga bagong mga courses or degree programs na i-offer ba ang ating university, ang graduate school? Kasi naging guest natin si Sir Jomar Rabahante nung nakabahan. No? Regarding naman po to sa mga projection models, I think parang merong bagong master's degree, tama ba ako, na i-offer ba? Or hindi pa siya sure? Yung regarding sa applied math, probably. Sure ha, kung applied math nga ba yon? Or ano po ba yung mga bagong courses ah, na, yes, degree programs natin na i-offer? Oh, yes, sir, RJ, natutuwa ako dahil sa kalagitnaan ng pandemya. Nagpapasalamat ako sa initiatives na ginawa ng ating administration dahil sa kalagitnaan ng pandemya ay umusbong yung mga naging gawain natin para mag-propose ng mga bagong programa. So good news na naaprubahan ng Board of Regents ang offering ng MS Physics. Nakakatuwa talaga ito. Oh. So may bago tayong program, MS Physics, inaprubahan to ng Board of Regents nung May. And then nung University Council meeting, online virtual meeting, naaprubahan yung offering ng PhD Applied Mathematics. So kulang na lang ito ang approval ng UP Board of Regents. And then in the graduate school faculty meeting, naaprubahan na rin ang offering proposal for professional masters in food engineering, in animal nutrition, and in clinical nutrition. So in other words, hindi na mapipigilan ng pandemya ang initiatives ng graduate school to offer new graduate programs. Hindi lang basta graduate programs, quality education po para sa ating graduate program. Ah, yes. So, salamat, RJ. Oo, malaking bagay ito. Ito po siguro, Dean, i-ask namin, regarding naman po ito sa ating gagraduate po. Ilan po ba ang gagraduate ngayong, kasi binalita natin sa UPLB balita na tuloy ang virtual graduation. Siyempre, ang mga question dyan, ilan po ba ang magtatapos ng MS and PhD sa UP Los Baños? And tayo kasi meron tayong hooding and recognition ceremony sa graduate school. Paano po ba yun? Ang total nating... itong virtual graduation ay matutuloy sa August 15. At ang mga paghahanda na ginagawa natin ay ang pagkaroon ng rehearsal at ng shooting ba yon? Shooting. Yes. For the video presentation of the virtual graduation sa August 4 sa Redrick Auditorium. At also, we also announced a collection of photos, graduation photos of our graduate students. So exciting to dahil for the first time in the history, magkakaroon ng virtual graduation. Hindi pwedeng mapigilan ang online or virtual graduation ng ating mga estudyante sapagkat pinaghirapan nila ito. Itong pagkakaroon ng mga degrees. And I'm sure, RJ, natutuwa ka din para makareceive ng yung diploma. So, magkukolekt tayo ng kanilang mga photos. And then, magpuproduce tayo ng video for the virtual graduation. And then, pinuproduce natin yung PowerPoints at para seamlessly consolidate ito sa over. There'll be 121 graduates for second semester, and then during the first semester about 90 students, and during the mid-year about 40 students. So
mga less than 300 yung graduate yung mga kukuha ng diploma, and this would include our international students na marami na sa kanila na gumraduate ay nakauwi na. So kinukuha natin through emails ang kanilang mga litrato para, you know, to commemorate their success and you know, maipakita ito, ma-present ito during the virtual graduation. Meron kasi tayo na receive na question din. Kasi di ba may mga concerns regarding na ito may virtual graduation. Paano po yung iba na mayroong concern halimbawa sa internet connection, di makapag-submit, or they decided na hindi ko po alam kung concern ito ng graduate school, pero sa undergraduate, yung they want na mag-marcha na lang next academic year. May mga ganun po ba tayong concerns, or talagang this will be our itong virtual graduation natin? Itong virtual graduation ngayong August 15 will be for those who will be graduating from including the mid-year, those who graduated in mid-year 2019, first semester, and in the second semester. So ito ang composition ng mga graduates this coming August 15. And of course, dun sa mga hindi makakapagbigay ng kanilang mga litrato, this is a chance na mailagay yung kanilang mga photos and to really, you know, commemorate, to really celebrate their success. Hindi po pwede na nagkaroon tayo ng virtual graduation without showing their photos. You know? We have to celebrate the success of our graduate students. Din yun lang po yung banggit ko lang kanina. Sa virtual graduation, pero po sa graduate school, meron pa rin po ba tayong hooding ceremony or yung recognition sa graduate? Yes. Yung virtual graduation. Yun na yun, RJ. Okay, RJ, yun na yun. Ang ibig sabihin ng yun na yun ay pagsasamahin natin yung recognition by citing awards, non-academic awards, and academic awards of our graduate students. During the virtual graduation. In other words, combined na yung hooding ceremonies and the recognition ceremonies and the graduation program for the graduate students. Okay, last two question din bago ko yung pakawalan. Of course, tuloy-tuloy pa rin po ang edukasyon sa UPLB. Paano po ngayon ang sistema ng mga nag-a-apply ng mga ng masters and PhD sa ating pamantasan? Continuing yung pagpaprocess ng kanilang pag-issue ng notice of admission, nagkaroon kami ng deadline last June 15, and we sent this to the screening committees of the various academic graduate programs, and we are in the process of issuing notices of admission sa mga qualified graduate students. Again, these are all done through online means. Lahat ay sinubmit through emails. And yes, this is a challenge for us, but we have to continue admitting graduate students, new graduate students. We have to continue offering graduate education. Hindi pwedeng mapigilan ng pandemya ang pagpuproduce ng precious human resources natin that will contribute to national development. Okay, Dean, napakarami nating i-share sa ating po mga manonood na of course ay nais makarinig ng update mula naman sa graduate school. Siguro po, last message po sa ating mga kasamahan sa graduate school, maging po sa ating mga estudyante, mga eskola ng bayan mula sa dekano po ng UPLB graduate school. Sir Dom. Sa ngalan ng UPLB graduate school, una-una ako'y nagpapasalamat, RJ, sa pagbibigyan mo kami ng pagkakataon, ang BCLB ng pagkakataon para maipayag ang mga programa, mga initiative. At sa kabila ng pandemya, we continue to offer grad programs. We continue to process the
documents, requirements of our graduate students. This is a challenge. We have to do it because we need to continue servicing the needs and the requirements of our graduate students. Of course, with all the physical distancing protocols, health and medical calls, kailangan naming mag-ingat. Kailangan natin ingatan din ating mga staff, ang mga estudyante. Kaya po, ang mga graduate school students, patuloy po kayong umantabay sa web, sa Facebook page, sa mga social media accounts ng graduate school para sa announcement na amin pang mga i-disseminate upang kayo pa ay mas higit pang mapagsilbihan ng graduate school. Ayan, muli mula po sa aming programa, maraming salamat, Dean Camacho ng UPLB Graduate School. Ayan po, at atin po maraming salamat, RJ, sa UPLB. Thank you, sir. Thank you, Dean. Yes. Yes, ayan, napakinggan po natin si Dean Dong Camacho Jr. ng UPLB Graduate School. So tuloy na tuloy po ang ating graduation sa August 15, virtual graduation po ng UP Los Baños. Congratulations po sa ating mga graduate students, no? Na mahigit 200 din ito na magtatapos ngayon pong taon na ito. So tayo nagpapasalamat at shoutout sa mga kasamahan natin sa UPLB Graduate School na patuloy pong umaagapay sa ating mga scholar ng bayan. Siguro bago po tayo dumiretso sa isa na namang segment, na alam kong inaabangan yung tambayan ng Tatak UPLB, ay magbigay daan lang muna tayo sa ilang paalala ng, at, paalala ng ating programa. Babalik po ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Galing UPLB, Galing UPLB, Galing UPLB. Ako si Eugene Laganina, second year college, scholar ng bayan mula sa University of the Philippines, College of Human Kinetics. Alas po natin is 5:34 in the afternoon. Kayo po ay nakatutok sa programang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Kung kayo po ay ngayon lamang tumutok, i-add nyo po kami ay follow sa aming pong FB page, fb.com/radyo-dzlb. Kanina lang po ay nakasama natin ang Dean ng UPLB Graduate School, si Dean Jose Camacho Jr. na nag-update sa atin sa mga isinagawang initiative, programs and activities ng UPLB Graduate School. Bago tayo dumako sa isa pang segment na ating programa, ay babatiin ko lang po ang ilan sa ating mga online viewers na patuloy po nakatutok sa ating programa. Katulad po
ng ating mga kasamahan mula sa UPLB DevCom. Nakita ko si Ma'am Duday ng Department of Education and Communication na nanonood po sa atin. Si Jen Garma mula sa ating Bidani Network. And maging si Ma'am Chek Tatlong Hari ay nakita kong nanonood at sa ating mga kasamahan sa UPLB Reps. At ngayon nga po ay napakaganda ng ating pag-uusapan dahil of course, dahil sa pandemic ay marami po mga isko at iska ang apektado. Hindi nila alam paano sila mag-aaral kung wala naman silang computer, wala silang laptop, wala silang internet connectivity. Paano ngayon ang pag-aaral ng ating mga scholar para sa bayan? Well, ito nga po ay may tugon na ang ating UP, ang ating UP system kung paano po ito gagawin at paano po tayo makatulong. Ito pong ating pag-uusapan sa segment na Tata UPLB. Of course, ito ang inaabangan ng ating mga alumni dahil dito nakikita pa yung ating mga batchmates, mga classmates sa UPLB, no? At syempre, kasama natin dito ang ating kaibigan mula sa Office of Alumni Relations. Nandito na ba si Polly? Polly, nandiyan ka na ba? Hello, RJ. At hello yan sa mga sumusubaybay galing UPLB. Bago tayo magpatuloy, RJ, hayaan mo muna ako bumate ng belated happy birthday sa aming direktor at assistant to the chancellor na si Dr. Sue Lisa Sagigit. Happy birthday po sa inyo, ma'am. Belated. Tapos, isa pa, issues okay. Din pala sa mga sa gandingan UPLB, RJ. At shout out na rin sa 12th anniversary ng UPLB Gender Center. Oy, hello sa mga kaibigan natin sa UPLB Gender Center. May bumabati agad sa iyo, Polly. Si China. Ayan, syempre dito nga sa Tatak. Hi, China! Sa Tatak UPLB, ay syempre medyo relaxed lang po tayo dahil of course, weekend na bukas, no, kahit holiday po ngayon. Pero ang makikitambay sa atin ay mga kasamahan natin at ito ay mula sa UP Padayan Office. Siguro ikaw na magpakinala, Polly. RJ, maswerte tayo ngayon kasi pinaunlakan tayo ni na Director Jeanette Yasol Naval at Mr. Charles Ramos ng Padayon Public Service Office. So magandang hapon po, Director. And Charles, nandiyan na po ba kayo? Magandang hapon po. Magandang hapon, Polly. Polly, supposed di makasama natin ngayon si si VP Elena Pernia, no, ng UP Vice President ng Vice President ng Public Affairs. Kaya yes, lang, pasensya na daw po dahil nagkaroon lang po ng network connection problem, which is I think lahat tayo ngayon may problema sa network connection. Kanina nga nawawala ako, natatakot ako, baka mamaya hindi mo na ako makasama, RJ. Ako nga, Polly, tinawid ko mula Kabuyaw, nandito ngayon ako sa Kalamba para makapag-programa tayo. But anyway, hindi tayo ang topic ngayon dahil we'll talk about a project or an initiative na talagang nakatutok para umagapay, no? Maging kabalikat ng mga scholar ng bayan. Lalo na, we are now talking about remote learning, no? Ito na, blended or flexible learning. So, siguro si Director Jet and Sir Charles ang magpapaliwanag dito. Ano bang una nating ibabatong tanong sa kanila? Una muna, RJ, tanungin natin, ano ba talagang kaano? Ano bang layo ng kaagapay sa pag-aaral ng mga scholar ng bayan? O yung tinatawag nating kaagapay UP? Sige. Ano nga ba ang kaagapay, no? Kaagapay sa pag-aaral ng mga scholar ng bayan. Ito ay isang kampanya na inilunsad ng ating universidad upang matugunan ang pangangailangan ng ating mga scholar ng bayan para sa remote learning. So, layo nito na kahit paano ay makapagbigay tayo ng suporta sa pamamagitan ng mga equipment tulad ng computer, no, desktop, laptop, computers, kasama rin ang internet connectivity pa na nakakailanganin ng ating mga Scots ka sa ating remote learning.
Napakaganda ng salita na kaagapay, no? Sa English actually, well, yeah, it's a very beautiful word that actually refers to being by one side or being alongside, no? Hand in hand. Sa Filipino nga yung kaagapay, pag tiningnan natin mula sa ka na isang affix, no, which actually pertains to a relationship, at pag dinugtungan mo yan ng agapay, that literally translates to support or help. Kaagapay, ibig sabihin ngayon ay we are in a relationship, no, with one another that primarily aims to support one another, a relationship where one is being supported by the other, no, at yun yung mismong gusto nating mangyari sa kampanyang ito, yung culture na damayan, no, at ma-inculcate sa ating mga scholar ng bayan bilang Tatak UP, yung culture of philanthropy, di ba? So yun yung gusto natin na maiwan din natin sa kanila. So yan yung siguro marami pa tayong mababanggit later, na, pero yan generally ang layo, no, ng kaagapay sa pag-aaral. Holly, nung nakaraang linggo kasi I believe nagkaroon po ng launching, tama po, official launching of Yes. Director Jet, no? Oo. Yeah, it was really a touching event, no? So kahit na andyan tayo sa gitna ng pandemya, July 21, that was a Tuesday. So syempre kasama natin ang ating Pangulo Danilo Concepcion, no? At malinaw sa kanyang mensahe na walang eskola ng bayan, walang isko na maiiwan, no, sa ating pag-aaral, no, gamit ang remote learning. Kasama din natin syempre ang punong abalang ating pinakapuno at sa kampanyang ito, walang iba kundi si VP for Public Affairs Elena Pernia. Andun din si VP for Academic Affairs Cynthia Bautista, na nagpaliwanag, no, ng mga mangyayari sa susunod na semestre at ang pangangailangan nga ng ating mga scholar para sa tulong kaugnay ng remote learning. At syempre, mahalaga din yung naging presensya doon ng ating alumni regent Lacerna, kasi siya yung kahit papaano talagang nagbigay siya ng suporta. Sabi niya, pipilit ng ating mga alumni association, no, na maging kaagapay natin sa programang ito para sa ating mga scholar ng bayan. Pero bukod doon, may mga nakakatuwa rin na mapanood yung mga video ng ating mga alumni, sila Ricky Lee, Bibet Orteza, no, na nagpahayag ng kanilang suporta. At of course, lalo tigit yung marinig mo yung ating mismong scholar ng bayan na nagpahayag ng kanilang kagustuhan, pagnanais na makapagtapos despite, no, the current public health emergency that we now have. So talagang napaka touching, no, nung event na yun. Talagang kitang-kita mo yung spirit ng pagiging kaagapay, no, nung bawat isa. Yeah. Kung pinakinggan mo, RJ, grabe, no, ang laki, ang lawak ng proyekto. So tanungin naman natin si Sir Charles. Sir Charles, ilang estudyante ba yung target na mabigyan ng assistance ng proyekto nito? Actually, mabuti nga po inimbitan nyo kami ngayon at makikinig tayo ng mga alumni, mga kaibigan natin, dahil ayon sa datos na mayroon kami, tinataya na merong 1,600 mag-aaral ang wala talagang kakayahan na makabili ng mga pangunahing pangangailangan katulad ng computer, sapat na internet access para maisagawa ang remote learning. Samantalang meron naman pong 4,000 na mag-aaral ang tinataya na kabilang sa mga pamilya na ang kabuhayan ay lubhang naapektuhan ng kasalukuyan na pandemya. Humigit kumulang meron tayong 6,000 eskolar ng bayan na nangangailangan ngayon. Bali, sir, itong 6,000 na to sa buong UP system na po ito, or may particular count po ba kayo per unit? Kabuuhan na po itong datos na meron po kami ngayon. Siguro po as a follow-up dito, Polly, no, kay Director Jet, no, paano po yung criteria ginamit ng atin pong proyekto sa pagpili ng mga student beneficiaries nitong
Kaagapay UP Project. Alam mo, Ryan, yan yung karaniwang tanong na natatanggap namin, no, sa aming email. Pero maaari kong sabihin na may mga panimula na nailatag na ng mga criteria. Siyempre, mahalaga na ang ating mabibigyan ng suporta ay yung nangangailangan talaga. Those who belong, those who are really financially challenged students, no, sa ating universidad. Gayun din, dapat hindi rin sila kahit papaano yung recipient na ng, kasi minsan may mga LGUs tayo, no, na nagbibigay na rin. So ilan lamang ito, pero may binuo kasi na isang system committee, no, kung saan may coordinator ng kaagapay ang bawat constituent university, at ito ang magsasapinal ng mga criteria na gagamitin natin mula sa aplikasyon ng mga estudyante hanggang sa distribution, no, ng ating mga equipment at yung wifi connectivity. Maganda rin po yun. Actually, kasi malaki po masyado ang UP system. Eh. Yeah. Dami po nating ano, campuses din sa buong Pilipinas. Mm-hmm. In connection to that po, Director Jet, kasi kanina po, nabanggit niyo po yung bibigyan po ng internet connectivity. Yes. Paano po ito? Sorry, na-curious lang po ako. Paano po yung internet connectivity, ano, ibibigay po per CUs? Kasama yan sa ilalatag na guideline, no, ng ating committee. So maglalabas tayo ng isang pangkabuang guideline na kasama na rin yan. Pero yes, kasama ang Wi-Fi connectivity, kasi hindi naman sapat na mayroon silang equipment kung wala namang connectivity, de hindi rin nila magagamit. So bahagi yan ng isa sa penal, no, ng mga guidelines, at ilalabas natin ito. Wag kayong mag-alala. Abangan natin 'yan, ha. Abangan na lang po natin, kasi panigurado po, mm-hmm, yun din po ang tatanungin ng mga ano, ng mga, yes, estudyante at saka, mm-hmm, yung mga alumni po natin na magdo-donate. Sa ating mga ano, no, Polly, sa ating mga viewers, itong kaninang sa programa natin sa ating mga break, no, pinalabas natin dito yung ilan sa mga ginawang infomercials, sa mga videos ng I think ng Tagapay UP, na nagpakita ng mga ilan akong mga estudyante na talagang nagpapamalas din talaga ng husay, galing at talino, pero kailangan ng Tagapay doon para mapagpatuloy ang kanilang pag-aaral. I think magandang itanong din natin ngayon, dahil ito yung mas magandang itanong kaila Jet and Sir Charles. So, paano po ba mag-donate? Ayan. O, paano po yan po, yan po ang tanong. Mm-mm. Tanong lalo po yan ng maraming alumni. Tama. Oo. Sa kasalukuyan po ay tumatanggap kami ng, syempre, ng cash donations at mga in-kind donations. Para po sa mga cash donations, bukas po ang ating mga dedicated Kaagapay bank accounts. Meron po tayong Land Bank, PNB, BDO, BPI, Philippine Veterans Bank, UCPB, tsaka Union Bank accounts na maaaring tumanggap ng mga online bank transfers. Tumatanggap din po tayo ng mga donations through electronic wallets like GCash and PayMaya. Pwede rin po ang money remittance, ang mga online wire transfers mula sa abroad kung gagamit sila ng Zoom. At sa hinaharap po ay tinatrabaho po namin na magbukas ng Dragon Pay para po sa mga gustong gumamit ng non-banking channels. Para naman po sa mga in-kind donations, magtatalaga po tayo ng mga drop-off points sa mga constituent universities. So kung sino po yung kung alin pong university yung pinakamalapit, kung anong campus yung pinakamalapit sa iyo, maglalabas kami ng impormasyon kung saan mo pwedeng iwan yung mga laptops, or siguro pwede rin yung mga cash donations. Tatanggapin to ng mga point persons natin. Para naman po sa laptop donations, meron po tayong minimum specifications na kakailanganin. So basically, yung desktop or yung laptop computer na gusto mong i-donate, sana po ay meron itong Intel Core i3 na processor, at least 4 gigabytes na RAM, para medyo mabilis naman po, lalo na kung kailangan nilang mag-video conference, kasi medyo mabagal pag
yung mas mababang RAM yung gagamitin natin. Tsaka at least po 500 gigabytes na hard disk drive para po sa mga dokumento na kailangan nilang ipasa, ma-store ng maayos. Hindi kukulangin ng memorya. Ayan, RJ. Tinan mo, ang dami na nating ways paano mag-donate. Hindi lang cash, pwede rin pala ang in-kind. So, magandang malaman din yan ng ating mga, hindi lang ng mga alumni, syempre, kung sino pang gusto na mag-donate. Kasi, syempre, baka sabihin niya sa alumni lang to, hindi. Ito po ay open po sa lahat ng gustong magbigay at mag-donate. Lalo na po yung mga galing sa abroad, ang dami po kasi nagtatanong, actually, kung paano mag-donate. Kung mahirap yung pag-deposit minsan sa banko, maganda nga po yan, marami na po kayong ways meron ng hopefully mas maging updated pa tayo soon kasi lagi naman po kami mag-update regarding po sa project nito. Oy, maganda yung pwede maganda yung sinabi ni Charles, no, yung nagbigay siya ng specification. Kasi nag-iisip ako baka mamaya yung magdo-donate ng laptop ang tawag doon, yung mga mababa, mga sinaunang laptop at desktop. Mga pensyon. Marami kaming natanggap na ganun. Kaya lang sabi namin, kailangan akma sa remote learning yung idodonate na laptop. Tama. Para imbes na makatulong ay lalo pa silang magka-problema. Oo. Pwede naman yung mga pang-love. Oo. Pero yun, kailangan ma-meet yung minimum specifications. Oo. Mabuti nga yun, sir, nabanggit nyo kasi at least hindi na po ma-waste din yung yung magdo-donate yung kanilang Bali, may tanong lang ako kay Director Jet, no? Yes po. Paano po ba yung mechanism nito? Curious lang po kami. For example, yung donor or yung beneficiary ay ang gusto sana niya mabigyan ng tulong, mabigyan ng agapay, no? Ay taga UPLB. Ano po ba 'yo? Ito centralized po siya, pool resources, or meron po ba siyang mechanism na halimbawa isang donor na talagang kaya pong magbigay sabihin ay gusto ko sa UP Mindanao sila bigyan or UP Bago. May ganun po ba tayong na-consider po? Nakita namin yan, no? At na-anticipate natin yan kasi marami na tayong naging kampanya rin in the past. At nakikita namin na yung mga donors natin, syempre kung alumni ako na UPLB, yung gusto nila magbigay, no? Sa UPLB, yung ganyan. So, na-consider natin yan. Actually, tulad ng binabanggit ni Charlie kanina, no? Ang easiest way talaga ay mag-login lang doon sa kaagapay.up.edu.ph, no? At kapag nag-login ka doon, you will be directed to our Give to UP Kaagapay sa Pag-aaral Donation Portal. So makikita na nila doon yung donation form, no? Doon sa donation form, nandoon na rin yung iba't ibang payment gateways na binanggit kanina ni Charlie. At sa ilalim pa ng donation form, makikita nila doon actually yung beneficiary, yung saan mo ba gustong mapunta, no, yung donation mo. So mayroong drop down doon na halimbawa, gusto ko naman sa lahat ng CU. So may nakalagay doon no specific CU, for all CUs. Pero maantun din yung 8 na constituent universities. Okay, so kung gusto ko sa LB, then I click UPLB. Pero may iba rin tayong mga donor na, bawa sa UPLB, pero gusto ko sa sa arts and sciences, bang ganun. Pwede, doon sa pinakadulo sa drop-down menu, may makikita sila doon na specific college or unit, yung ganun. So pwede nilang i-indicate doon na, bawa CAS, UPLB. Yung ganun. Kung gusto pa nila ng mas detalye, bawa Division of Philosophy, CAS, UPLB. So, pwede rin doon. And naka-earmark na doon yung kanilang donation. So, ganyan yung paraan natin. So, nakita natin yung mga ganyang posibilidad. Yeah, oh, tama po, ma'am. Kasi marami po talagang nagtatanong ng tungkol dyan. Lalo pa, naku, gusto ko sa college ko yan ibigay. Ayoko sa iba. Diba? Hindi, It's totoo yun. Hindi naman sa selfish or something. Pero gusto nila kasi specifically sa college nila or sa division. Giving back. Kasi parang yun sa kanila,
way of giving back. Tama, Sir Charles, mm-hmm. yung sinabi niyo. Saka meron din pong mga local campaigns, local yes. kaagapay campaigns na ilulunsad ang ating mga CUs. So, pati po mga departments, pwede pong mag-launch ng mga kanilang mga kaagapay campaigns. Mm-hmm. Ayun po, makikita lang po yung logo ng kaagapay at malalaman na po ng donor na legitimate na campaign ito ng aking departamento o ng aking kolehiyo. Ah, maganda din po yan. Sir, since ano po, medyo nag-umpisa pa lang po itong project na ito, meron na po ba tayong focal person per CUs? O wala pa po? Ongoing pa po yung ano, pag-aayos natin? Sige po, Ma'am Jet. Si Ma'am Jet, sorry po. Uh-oh. Hindi, ano to, actually ito na din yung ilang pangatlong beses ko na itong mababanggit, pero ito na yung committee na system committee no na binuo. At yung mga focal person, sila na yung tatayo na kaagapay coordinator ng bawat CU. So sila ngayon yung magsisilbi na focal person for their respective units. Ah, okay po. Sige po, Ma'am. Akala po namin kasi meron na po talagang pangalan po ng tao. Kasi usually po, minsan yung iba nagtatanong na rin yes. po eh. Sino po yung pwedeng maging coordinator nila? Actually, meron na, mukhang hinihintay namin yung sa UPLB. Hintayin na lang po natin yung official statement. Sige yes. po, hintayin po natin. Yes. Yung, hindi ba kita i-nominate, Polly? Na-nominate kita? Naku, baka walang mag-donate. Sayang naman. Pero meron po, yan, meron yan. Pero marami po yan for sure. Kasi marami nga po ang nag-iisip kung paano sila makakatulong sa mga estudyante. Lalo po ngayong remote learning na talaga tayo. So basically po, ma'am, hanggang kailan po ba ang proyektong ito? Hanggang kailan po yung campaign? Yeah, actually this will be a continuing campaign. Kasi kung halimbawa na matapos man yung pandemya, ito naman talaga yung vision na rin, yung ito na rin yung nakikita ng universidad na papunta naman din tayo talaga sa blended mode, di ba? So, oo, so patuloy, magpapatuloy ito, this will be a continuing campaign, pero of course gusto natin na bago magsimula yung unang semestre, at least yung unang makapagbigay tayo ng suporta no doon sa mga kailangan para sa unang parating na semestre. But this is a continuing project. Program, actually. Program. Maganda nga po yan. Polly, so medyo kulang na tayo sa oras, pero siguro mag-invite po siguro, magkampanya tayo dito po sa galing UPLB. Nangangako kami na magiging bahagi po kami sa inyo pong kampanya at patuloy po namin sigurong ipapalabas itong mga napakagandang mga infomercials po ng Kaagapay UP para makahikayat po tayo ng mga donors. Siguro last message mula po kay Ma'am Jet and kay Sir Charles. Ako na ba? Sana po ay maging hinihikayat po namin kayo na maging kaagapay natin ng universidad para mabigyan ng support ang ating mga scholar ng bayan. Kung may katanungan po, maaari kayong mag-email sa kaagapay@up.edu.ph. May mobile number din po kami, 0916-723-1200. And to know more about Kaagapay, publicservice.up.edu.ph/kaagapay. Lahat pong yan ay nasa publicity materials ng Kaagapay sa pag-aaral ng mga scholar ng bayan. Ayan. Si Sir Charles ba may pahabol? Para sa ating mga batchmates, sa mga classmates, sa UP alumni at mga kaibigan na nakikinig, hinihikayat po namin kayo maging kaagapay ng mga scholar ng bayan. Ayan. Maraming salamat. And Sir Charles, mula po salamat sa din po. UP Pagayon Office. Okay. Maraming salamat po. Polly, yes, meron ka RJ. Pa ba mga paalala ka ba? Meron. Siyempre, sa alumni relations. Siyempre, ito pa rin ang aking palaging paalala. Okay. Lalo na sa ating mga alumni, inaanyayahan ko po kayo ulit. At ulit, na mag-update po ng inyong alumni information sa ating website. Please visit oar.uplp.edu.ph. At sa upper right side, may tab po doon na nakasulat na update your alumni profile. Pakiclick po yon at yung lahat po ng information na hingin po doon ay paki-supply na lang po. Marami pong salamat. At RJ, maraming salamat. At kahit makulimlim at pangit ang internet connection ay na
na ano natin tong ano ating segment at mas lalo tayong na-inform tungkol dun sa Kaagapay UP kasi for sure marami magtatanong tungkol sa proyektong ito. Tama ka dyan. At syempre, gusto rin natin magpasalamat no kay BP Pernia kahit hindi po siya naka-join kasi talagang may problem lang kanya internet. At yung coordinator natin sa kanila, si Miss Jamie Lynn Loristo, no? Na maraming salamat, Miss Jamie. Mula sa Kaagapay UP Project. Again, Polly, maraming salamat. Maraming salamat din, RJ. Hanggang sa susunod. Ayan po ang ating Tatak UPLB. So, alas 6 na po ng gabi. Bago po tayo magtapos, ay binabati po natin ang ilan sa ating mga taga-subaybay no, na bumabati at nagigipo. Like, at ito pala unahin natin, si Jen Talatala Basceleres, na binabati ka, Polly, maging si Tanner Dumagon, Dumagon Jr. na nanonood po. At meron din pagbati yan, si Tita Alice Kikoy, ayan, kudos daw po sa galing UPLB. At may bumabati kay Sir Charles, si Dave Yonke, ayan, hello daw po. At syempre, binabati rin po natin ang belated happy birthday ang Vice Chancellor for Community Affairs at kasamahan po natin dito sa UPLB DevCon, si Ma'am Shirley Hanyas, happy happy birthday po. At napakaganda, punong-puno ang ating galing UPLB ngayong Biyernes, no? I think this is the last day of July na patuloy po tayong na-update. Una sa mga gawain nga po ng ating pong graduate school at ito pong napakagandang proyekto na Kaagapay UP kung saan talagang nais po natin matulungan ang ating mga SCO at SCA para sa bayan na sila po ay patuloy na makapag-aral sa gitna po na naranasan po nating crisis dahil sa COVID-19 pandemic. Kaya paalala po sa ating mga batchmate at classmate, no? Dito po sa Laguna, tayo po ay nasa general community quarantine. Palagi ang maghugas ng kamay, magsuot ng face mask, sumunod sa ating social distancing. And I think kailangan na po at required na naka-face shield. Mag-ingat po tayo, protektahan po natin ating pamilya at ang ating pong pamayanan po kontra COVID-19. At sa ngalan po ng bumubuo ng ating programa mula sa UPLB College of Development Communication, Office of Public Relations at Office of Alumni Relations, maraming salamat po sa pagtutok. Tambay ulit tayo next Friday, 5 p.m. dito sa programang Hatid ay samo-saring kwento at balita nagpamamalas ng husay, puso at talino ng mga isko at iska ng UP Los Baños. Ito ang Galing UPLB sa Radyo DZLB 1116, ang tinig ng kaunlaran. Happy weekend po! Maraming salamat! Galing UPLB!